Hi everyone, this is TICAO and welcome back to my channel. Ayan, sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po ay gumagawa ng mga Facebook tutorial, Paymaya at Maya tutorial, and Gcash tutorial. Ayan, kung gusto mo ng mga ganitong klaseng content, kindly subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell button para updated ka sa aking future uploads. Maraming salamat po. At ang topic natin ngayon ay part 2 ng kung paano mag-delete ng ating Gcash account nang hindi nakakapag-login sa Gcash application. Okay? So, kung ikaw ay gustong mag-delete ng Gcash app na wala ka ng access, pwede mong sundan ang video na to. Okay? So, switch lang ako sa aking screen recording para masundan mo step by step. Okay? Ayan, nandito na tayo sa ating screen. So, basically, once na tinap mo yung Gcash application mo, ito yung makikita mo since hindi tayo makapag-login. Ngayon, i-delete na natin ang ating hindi na-access na Gcash account. Okay? So, una, ano nga ba yung mga kailangan para ma-delete ito? So, need po dito, para ma-delete ang iyong Gcash account is kailangan may new Gcash account na po kayo. So, yun po yung requirements dito. Sa unang video natin ay okay lang na walang new account. Pero dito po is kailangan po meron ka ng bagong account. Okay? So, proceed na tayo. Tap lang po natin itong Help Center. Pagdating po natin dito sa Help Center, ang gagawin po natin ay mamili ng isang article dito. So, ang purpose ng pagpili ng isang article dito ay para makapunta tayo sa pag-submit ng ticket. Okay? So, itap lang natin to. Itong how can I create a Gcash account. Okay? So, nandito na tayo sa loob ng article. Ang gagawin po natin dito, scroll lang natin siya sa pinakaibaba. Ayan. Tapos, hanapin natin tong submit a ticket. Nasa baba lang po siya ng itong was this article helpful? Ayan. Nasa baba lang po siya. So, naka-redirect link po ito. Itap lang po natin siya para dumiretso na tayo sa pag-create ng ticket. Okay, so nandito na tayo. So, ang unang-unang fi-fill out natin sa form na to is yung ating Gcash registered email address. Ilagay po natin dyan. Next is yung Gcash registered full name. Okay, pangatlo, wag na natin itong baguhin. Tapos, sa pang-apat naman na field is lagay lang po natin ang ating mobile number na i-delete. Okay, kung ano yung mobile number sa Gcash na inagustong natin i-delete, ito pong ilagay natin dito. Sundan lang natin ang format. Tapos sa concern category, dito na natin hahanapin ang deletion of Gcash account. So, itap lang natin tong concern category. Punta po tayo sa my Gcash account. Okay, so my Gcash account. Tapos, scroll natin pababa. Tapos, mababasa nyo dito, I want to cancel or delete my Gcash account. So, ito na po yung purpose natin. So, itap natin yan. So, yan. Tapos, dito sa baba, i-provide nyo kung bakit gusto nyong i-cancel or i-delete ang iyong Gcash account. Sabihin natin, ayan, pwede na yan. Kung mayroon kang Gcash account na, di ba? Since need mong gumawa dito. Tapos, dito naman sa baba, may tanong dito. Ayan. So, I got a new number, reduce number of my accounts. I don't want to have Gcash account anymore. So, itong tatlo na to, pwede po kayo mamili dito. Depende po sa gusto nyo. Okay, so, marami kang Gcash account. Gusto mong mabawasan ito. Ayan, reduce number of my accounts. What happened to your old number? Eto na. Dito nyo po, pipilihan kung anong nangyari. Deactivated, same, expired, lost, stolen, unable to log in. I don't want to use it anymore. So, kung hindi mo na makalog in ang iyong Gcash account, eto po, syempre yung pipiliin natin. Unable to log in. Tapos, eto. So, kung ano yung nilagay mo dun sa taas, eto lang din yung ilalagay mo. Ayan, yung format natin, 0 na yung nagsisimula. Tapos, next natin, dito sa, is the above Gcash mobile number registered to your telco provider? Pili lang po kayo dito, no, not yet, tapos yes. So, kung yes naman yan, piliin mo lang yung yes. Tapos, new Gcash mobile number must be verified. So, ano tong ibig sabihin ng new Gcash mobile number must be verified? Ito yung sabi ko sa inyo ng requirements para ma-delete ang iyong old account o yung iyong Gcash account is kailangan may bago kang account which is fully verified dapat. So, ilagay mo lang po dito. Tapos, basahin mo itong reminders dito. Both accounts must be registered to the same account owner. Otherwise, it will be rejected. So, ibig sabihin, kung halimbawa Juan de la Cruz ang iyong old account, tapos ang pinangalan mo ay Juan Cruz lang sa pangalawang account, hindi po valid yon. Okay, so dapat same name po. Kaya kung ikaw ay mag-delete ng account nang hindi mo na na-access, make sure po na yung create mong new account is same details o same name po doon sa iyong
old account. Okay, so sana po magets. Tapos, amount to be transferred from old to new account. So, ibig sabihin, kung may fund ka dun sa old account mo, matatransfer yon sa pag-delete ng iyong account kasi nga ilalagay dito yung iyong new account. Okay, so parang fund transfer din ito. Ang case lang dito is madi-delete yung old account mo. Okay, so ilagay mo, dapat exact amount din po. Ayan. Tapos, paano naman kung walang balance? So kung walang balance, lagay mo lang 0. Ayan. 0.00. Ayan, ganito lang po. Kasi ganito yung format ng ating balance o wallet sa Gcash. Kaya yan lang po yung ilagay mo. Next is, dito, A, please confirm your identity by submitting a copy of any documents listed below. Ayan po. So, pili lang po kayo sa dalawa dito. Eto, kung wala kayong problema sa pangalan nyo, mas madali po itong isa. Pero kapag meron naman, eto yung piliin nyo. Okay, so, okay na yan. Okay, B. So, dito po sa B, ay optional lamang siya. Kasi kung mapapansin natin, wala siyang asterisk na kulay red kumpara dito sa letter A. Ibig sabihin po yan, o indication po yan ng optional lamang. So, kung magpapa-authorized kayo, o kaya kung may ibang gagawa sa pag-delete ng iyong account, dapat po ay meron siyang ID na ipepresent. So, pili po siya dito. Pero kung wala naman, leave as blank na lang po yan. Ayan, okay na po yung ganyan. Tapos, eto, notarized affidavit if funds in old account is 1,000 and above. So, tap natin yan. Ibig sabihin po, kung 1,000 po yung nilagay mo dito sa amount, pataas, kailangan mo po mag-present ng notarized affidavit. Okay? So, may video na rin po tayo kung paano makakuha ng notarized affidavit. Okay, so panoorin nyo lang. Ilalagay ko na lang sa comment section yung link niyan. Okay, tapos dito po, itap lang po natin itong I agree and consent to delete my Gcash account link to my old number. Okay, so basahin nyo lang po yan. Tapos dito naman, I have attached a clear copy of valid ID on the attachment section below. Ibig sabihin po, clear po. Ayan, kung gusto nyo ng clear talaga, meron pong app na note block, pwede nyo pong gamitin yun, scan nyo po ang inyong ID. Okay, so pwede kong yung mamili doon, yung original document, o kaya naman ay picture. So maganda pong gamitin yun. Next is, I have attached a clear selfie holding my valid ID on the attachment section below. Ayan. So make sure po na ang isasubmit mong ID dito, eto, kunwari itong passport yung sinabit mo dito, mag-submit ka rin po ng selfie na hawak mo ang iyong passport, okay? Selfie na hawak ang iyong passport. Katunayan na sa'yo talaga ang passport na yon. So, make sure din po na kapag yung ID na nilagay mo dito, yan, sa A, is dapat pagdating po dito sa selfie, nababasa po yung details nun. Okay? Hindi lang basta-basta nang nag-selfie ka na hawak mo ang iyong ID. So, hindi po ganun. Dapat po clear po yun. Mababasa po yung details. Okay, and then sa attachment naman, nag-attach ako ng tatlong file dito para malaman natin kung ano yung email na marireceive once na makapag-submit tayo ng ticket. Okay, so yung nilagay ko dito, itong pinakauna, ito yung valid ID. Okay, so yung pangalawa naman, ito yung selfie with valid ID. And then itong pangatlo naman is notarized affidavit of loss. Kasi nga, yung fund ko dito, ayan, kung mapapansin nyo, 1,020 pesos. Okay? Pero kung may nilagay kayo dito sa B, dapat po ay lima yung file na isasubmit mo. Kasi maglalagay ka pa dito ng ID ng iyong representative tapos selfie niya na hawak niya yung ID niya. Okay? So, ganun po yung mangyayari. And then, kapag okay na, submit na natin to. Ayan. Your request was successfully submitted. Ngayon, pupuntahan naman natin ang ating Gmail. Tingnan natin kung ano yung email na marireceive natin. Okay, ayan. Mapapansin nyo, may na-receive na tayo. Gcash Help Center. Ganito rin po yung marireceive nyo once na nag-submit kayo ng ticket. Kapag nag-delete kayo ng inyong Gcash account. Okay, ito yung na-receive natin na email. Basahin natin isa-isa. Hi, Ronel. To proceed with the account deletion, please submit the following requirements via email or in-app in our help center. However, if you have already submitted all the requirements, reply, I have already submitted the requirements. Please proceed with deletion. Okay? So, ito yung i-reply natin. Okay, ulitin ko.
Kapag nasubmit mo naman lahat ang mga requirements na hinahanap nila, eto po ang i-reply mo. I have already submitted the requirements. Please proceed with deletion. Okay, pero kapag may kulang ka pa doon, o kaya nakalimutan mong ilagay yung isa mong ID para sa representative, ang gagawin mo dito, ayan, mag-reply ka sa email na to, tapos isubmit mo to. Okay? So, ganun lang yon. Tapos, basahin nyo rin itong before we delete, you are required to immediately, ito, basahin nyo yan, hindi ko na iisa-isahin. So, reply lang tayo dito, paano mag-reply? Dito lang. Okay, ulitin ko lang po. Kapag kumpleto naman ang sinubmit mong requirements sa pag-submit pa lang ng ticket, ang gagawin mo na lang is mag-reply sa nag-email sa iyo ng I have already submitted the requirements. Please proceed with deletion. Okay? Pero kapag may kulang ka doon, i-reply mo po dito yung kulang mo na requirements. Okay? O kaya i-reply mo dito lahat ng requirements na hinanap doon sa pag-create pa lang ng ticket. So, nakalagay naman po dun sa email kung ano yung mga requirements na ipapasa. Okay, pag-send natin, check nyo. Ayan, Ronel Cantoria. I already submitted the requirements. Please proceed with deletion. Tapos, antayin natin ang kanilang response. Okay?